hindi porket maganda tayo at maayos kung saan ang ating tinitirhan at maayos ang ating itsura, eh hindi na rin natin kinakailangan ng tulong. Hindi ako pinalaki ng magulang ko na maging paasa at mamalimos. Pero tinuruan ako ng magulang ko na kapag kailangan mo na talaga at nahihirapan ka na, humingi ka ng tulong. Hindi mo naman pwedeng sulohin. Hindi naman hindi nauubos ang mga pera natin. Lalo na ang mga inipon natin. At saka, hindi po ako pinag-aral at pinalaki ng mga magulang ko para mamalimos, matulog sa kalsada at makontento na pinapakain at umaasa na lang sa kanila. Hindi ako pinalaki para maging paasa or umaasa sa tulong ng iba at mamalimos, matulog sa kalsada at huwag magtrabaho. Pero syempre po, kaya po kami nagkaroon ng maayos na tirahan at maganda ang itsura namin. Kasi po, pinalaki po kami na may ambisyon at hindi makontento na maging mahirap lang. Ang mga magulang ko, hindi sila mayaman, pero nagsumikap sila pag-araling kami para maging maayos ang buhay namin. Hindi po ba? Kung meron man kaming pera na naipon, ngayon nauubos na dahil wala nang pumapasok na pera sa amin. Dahil nga, no work, no pay, di ba? Buti sana kung hindi nauubos yung pera na naipon namin. Okay lang, di ba? Kaso paubos na rin. Gusto nyo ba lahat na lang tayo maging mahirap at umaasa sa gobyerno? Hindi naman po, di ba? So, ang mga dahilan kung bakit daw hindi ako kasama sa mabibigyan sa social amelioration. Una-una, kasi daw, hindi naman daw ako mahirap. Ang ganda ko naman daw, ang tangas na ng ilong ko at may kulay pa yung buhok ko. Ganyan. Pangalawa, nakatira naman daw ako sa condo. So, hindi ko daw kailangan ng tulong. Wow lang. Hindi nauubusan ng pera ang mga nakatira sa condo. Hindi nagbabayad ng bills ang mga nakatira sa condo. Hindi nagtatrabaho ang mga nakatira sa condo. Ang husay. And number 3, may jowa daw akong foreigner, kaya hindi ko na kailangan ng tulong. Doon na lang daw ako sa jowa akong foreigner. Humingi ng pera. Ay, ang galing, diba? Mga dahilan kung bakit ako qualified na mabigyan ng social amelioration or cash relief. Una-una, freelancer po ako. No work, no pay. Bilang blogger or blogger or social media or content creator, pag may client lang na gustong magpo-post sa amin ng campaign, doon lang kami nababayaran. Pag wala silang pinapost, wala rin naman kaming bayad. Hindi naman din kami binabayaran dahil wala naman kami pinapost for them. Hindi naman nila hinihingi yung service namin. So we are also qualified for the freelancer, no work, no pay. Number 2, I am a single mom. Single mom ako and hindi ako binibigyan kahit katiting na pera na financial na tulong ng sperm donor ng anak ko. Diba? And then number 3, PWD ang daughter ko.
she has autism, non-verbal autism. So, tatlong bagay kung bakit may karapatan akong makukuha ng cash relief at social amelioration. So, ayun, narinig niyo na kung anong dahilan kung bakit hindi ako qualified daw sa cash relief ng gobyerno at kung bakit dapat qualified ako. Yun lang naman. At saka, isa rin niya doon sa mga dahilan ng mga sinasabi ng mga ibang tao. Kasi yung iba nagpo-post, ayaw sinambigyan kasi nakalagay lang doon no reason. Diba? Parang, para silang tanga. So, ayun. Walking vlog. First in my vlogging history. Charot. Yun lang. Bye. Nakalimutan ko pala. Kung gusto niyo kaming tulungan ng mga vloggers at vloggers, kung gusto niyo kaming tulungan mga vloggers, watch our vlogs. Vlogs. Read our vlog posts. Share, like, and subscribe. Yun lang po. Bye.